Hello po sa lahat. Ito na naman tayo. Mayroon na naman tayong pupunta ang isang lugar na sinasabi pa nila ay nakitaan daw nila ng nakasemento. Nasa ilalim siya ng mga ugat ng malaking baliti. Yung baliti tree. Yung bang tree na yan, oh, yan. Yung bang maraming ugat. Yan. Sabi pa nila, sabi pa ng mga residente dito, kitang-kita doon nila na box na simento na doon mismo sa ilalim ng baliti tree. So ngayon, titingnan natin ngayon, ayun, pupuntahan natin yung baliti, yung sa mga ugat niya, na sinasabi nila ay mayroong naka-box na simento na nasa ilalim ng baliti. Kasi ang baliti naman kasi, sa isa din itong pinaglalagyan ng mga Hapones ng kanilang mga kayamanan, yung mga ginto na dinala nila dito sa Pilipinas, yung tinatawag na Yamashita Treasure. Kasi ang baliti din ay hindi siya basta-bastang namamatay. Lumalaki siya ng lumalaki. Hindi talaga siya basta-bastang namamatay ang baliti. Kaya isa ito sa mga napili nilang kahoy na paglagyan ng kanilang mga Yamashita Treasure. So ngayon dito tayo ngayon, pupuntahan natin yung sinasabi nila na mayroon daw talaga dyan sa ilalim ng baliti tree. Baliti tree na yan. So ngayon, titingnan natin kasi sabi nila malaki na daw yung mga ugat ng baliti. Yung pupuntahan natin ngayon, yung baliti, no? Titingnan natin, oh, ang laki ng baliti. Napakatanda na talaga, ilang taon na kaya to. Dito, titingnan natin ngayon, susuungin natin ngayon kung ano yung makikita natin dun sa loob ng baliti tree na yan. Yan, no? Tingnan natin, no? Napakasukal talaga ng madamo. Nakatatakot, baka may ahas. Yung ahas naman talaga yung kalaban natin dito sa paghahanap ng treasure. Nasa ilalim ng baliti tree, sabi pa nila. Doon-doon na sa ugat niya. Titingnan natin. Doon sa baliti tree na yan. Yung sinasabi nilang nakasiminto. Malay natin, no? Baka talaga totoo yung sinasabi nilang may nakasiminto sa ilalim ng baliti tree. Baka doon yung swerte natin. Kasi patsamba-tsamba na naman itong ganito kasi hindi naman natin masure talaga. Nang pinupuntahan natin ay positive talaga. Kasi kahit ano lang nakikita nila, pinupuntahan natin kasi sabi nila, kain na hinala daw, box daw ang purma eh. Kaya puntahan natin. No? To, tingnan nyo yung daanan natin. Isa yung napaka-exciting naman kasi madamo. Tapos marami tayong may katawin. Ito na yung puno ng baliti na sabi nila mayroon daw nakasimento sa ilalim ng baliting to. Tingnan nyo naman yung mga ugat niya. Ang lalaki hanggang sa taas yung ugat niya. Ang lalaki talaga. Sabi nila nandiyan daw sa ilalim. Tingnan natin. Tingnan natin tong baliting tree to. Baliti tree na ito. No? Tingnan natin, no? Yung mga ugat niya talaga, baka na dyan sa ilalim, sisilipin natin. Wala naman. No? Baka nandyan sa kabila siguro. Ito yung ugat ng baliti tree, no? Sabi pa nila mayroon doon nakasiminto dito sa loob nito. Yan. Grabe baliti, oh. Napaka matanda na talaga tong baliti na to. Panahon pa siguro to ng mga Hapon. Yan. Oh. Titingnan natin, iikutin natin. Wala naman tayo nakikita ng simento. Sabi nila may simento daw. Yan ang sinisilip-silip nila. Hinahanap yung nakasimento. Baka na dyan sa ilalim. Tingnan natin dyan. Oh. Baka dyan, oh, sa ilalim na yan. Yung simento. Hirap siguro kunin kapag nandyan. Kailangan putulin yung mga ugat na ito. Ang lalaki ng mga ugat. Grabe, oh, ngayari talagang hirap talaga nito kapag baliti, oh. Daming ugat. Yan. Puntahan natin dyan sa taas-taas. Puntahan natin dyan. Kasi oh, parang may bato. Baka yan na yung sinasabi nilang baliti. Ah, baliti. Yung nakasimento. Tingnan natin nga. Sa taas. Tingnan natin. Kaso lang, hindi tayo nakapagdala ng itak.
madamo kasi. Tapos baka may lapinig pa. O ba yung manganggat ba na lumilipad? Baka meron dito. Tingnan natin, oh. Ito yung puno niya. Tapos may bato. Baka ito yung sinasabi nilang semento. Eh, hindi naman siya baksang purma. To. Baka nandyan talaga nga sa ilalim ng punong to. Dyan talaga siguro. Sa ilalim niya. Tingnan natin yung sa ilalim. Daming ugat talaga. Hirap talaga siguro makita kapag nandyan. Oh, ito lang bato na tinatayuan natin. Ano natin, parang wala naman ako nakikitang box na bato dyan. Purmang box. Nakatatakot nga lang, baka may ahas to sa ilalim nakatira eh. Oh, daming damo. Ha, yung dahon. Nakatatakot din minsan yung ganito. Pero isipin na lang natin, yung treasure is nakakatulong din sa atin. Kasi adventure din to eh. Treasure. Ang purpose natin dito is adventure na lang. Kasi kapag treasure talaga ipupukos natin, wala talagang sure yan eh. Kasi napakahirap. Bukod sa napakahirap pa paniwalaan na mayroong treasure dito sa Pilipinas, dinala ng mga Hapon, napakahirap pa yung pagkuha at sa pagpunta doon sa mga area na sinasabi nilang may positive deposit, may mga sign, no? Mahirap talaga dito, no? Titingnan natin, may dala pa kaming scanner, oh. I-scanin natin ngayon yan, yung bato na yan. Baka yan yung sinasabi nilang may bato na square, sabi nila sa loob daw ng mga ugat ng baliti na to. Pero ito sa labas. Siguro kapag nandiyan sa ilalim, hindi naman natin ma-scan. Kasi yung gamit nating detector, 3D scanner siya. So hindi siya makaka-scan kung hindi sa kanyang tapat. Kailangan na tatapatan talaga niya. Ito, i-scan natin ngayon yung bato. Sabi nila, mayroon daw nakasimento eh. Baka naman ba yung laman dito? Yung mga Hapon daw kasi, sabi pa ng mga matatanda dito sa lugar na to, eh dito daw talaga yung mga Hapon eh. Tumatakbo daw sila dito eh. Sa lugar na to. Dito daw sila umuro kasi malapit lang dito sa dagat. Dito sila pumunta. Sa lugar na to. At saka may yungib din dito sa lugar na to. Diyan sa kabila ng bundok kasi. Kaso lang delikado na kasi. Napaka-critical na kapag puntahan natin yun. Yung Buddha. Yung Buddha talaga daw, sabi pa nila, hindi naman natin nakikita, ay binasag daw nila yung Buddha. Hugis Buddha talaga na bato na binasag nila. Tapos napakatigas daw na kanyang dila at saka yung kanyang mata. Hindi nila nabasag. So ngayon dito lang muna tayo dito sa Baliti kasi ito yung isa din sa sinasabi nilang mayroon din silang kahinahinala nakikitang bato, semento na naka-square daw siya. Square or rectangle. Basta parang box ang forma. Ito i-scanin natin gamit ang eye treasure na 3D. Baka nga naman mayroong dyan sa ilalim na yan. No? Yan, no? Scanin natin. Para naman di masaya yung effort natin papunta dito sa kahoy na to. Sabi nila may treasure daw eh. Kaya pinapacheck nila sa amin. Iscanin naman natin para malaman talaga natin kung mayroon ba. Ito. Dami talagang ugat ng kahoy. Iscanin natin parang bato lang talaga siya naman. Baka nandiyan talaga siguro sa ilalim ng mga ugat niya, no? Yan siguro. Yan siguro sa ilalim ng ugat ng kahoy na yan, ng baliti. No? I-scan natin ngayon kung mayroon tayong makikitang kahinahinalang result dito sa scanner na to. Baka positive yung area.
titingnan natin dyan. Hirap talaga i-scan, no? Kasi itong batong to, parang namang hindi siya. Hindi naman siya hugis box. Siguro niya, nandyan talaga sa ilalim ng baliti na yan. Ito, ang laki na ng baliti. Ang tanda-tanda na niya. Ang lalaki na kanyang kama ng mga ugat niya. Parang wala talaga. Wala talaga. Hindi talaga makita sa scanner yung laman na sinasabi nilang may naka-box na bato sa ilalim ng baliti na to. Parang wala talaga. No? So, iikutin natin muli. Baka doon sa kabila. Tingnan natin. Puntahan natin diyan sa likod. Ang laki ng mga ugat, no? Parang wala naman ata. So, uwi na lang tayo, guys. Uwi na lang tayo. Maghanap naman tayo ng ibang mga sign na kaya na hinala. Na yung bang sign talaga ng real talaga na sign. Kasi dito sinasabi nilang may nakasiminto daw eh. So, kaya pinuntahan natin, guys. Maganda naman yung area, kaso lang, hirap eh, hindi makita eh. Kaya dito, lalabas na tayo sa area. Ito na yung area nila, napakaganda oh, may mga nyug, matataas na yung mga nyug. Tapos sapa siya yung kung saan tumubo yung baliti. Ano natin yung area dito tayo, akyat na tayo sa bundok. Pauwi na tayo. Pauwi na tayo. Pero diyan sa unahan, guys, mayroon ding mga bato ito. Oh. Ito guys. Itong bato na to, nakakaiba din. Nakakaiba din siya. Oh. Tingnan natin. Nakakaiba din yung kanyang purma. Bato na to. Natin. Malaking batong to. Ito, tingnan natin. Parang simento. Tapos, dito tumubo itong kahoy na to. Yan o, bato. Kakaiba din ang purma ng bato. Kakaiba din. Yan. Pasagin natin to, batong to. Parang simento siya. Parang simento. Pero nature siguro to. Bato naman eh. Nature. Talaga, bato talaga siya. Hindi talaga siya simento. Bato talaga.
Okay, dyan naman sa unahan, guys. Meron namang malaking bato. Pero, hugis niya is circle lang siya, circle. Pero baka naman may karoon tayo makikita ditong sign o ano pa. Anong kayang purma nitong batong to. Titingnan natin, guys. Dyan sa unahan, tingnan natin. Uy, ito na yung bato, guys. Malaki din yung bato. Baka pawikan to ang purma nito. Baka pawikan to, pero hindi naman. Bato naman talaga siya. Ito. Pero siya lang din yung malaking bato dito. Dito sa bandang to, siya lang din yung malaki. Pero doon sa, dyan, sa unahan na yan, dyan sa kabila na yan, doon, no? Yan, yan yung maitim. Yung maitim dyan sa unahan, yan, yan, no? Yung maitim. Yan yung malaking bato na hugis pawikan. Yan yung binubutasan nila at hinahanap yung maitim na bato sa ilalim.